at ang doon, nasa lubong mo matanda, hindi, mabless ka. Ang problema, pagdating sa pastor, nakita pastor, parang walang nakita. Mga kapatid, hindi ko nalang hinahanap yan sa akin. Pero mga kapatid, hindi lang po akong pastor, marami kayong mamimit na pastor. At baka sabihin, itong mga Baptist nila, hindi tinuruan ng pastor nila. Kapag nakakita ng pastor, abay, umarap kayo, makipag-shake. Hindi ka tinuruan ng pastor ninyo, ano? Hindi yan ang problema. Sino masisi ngayon? Pastor, bakit? Pagka nakakita kayo ng pastor, anyang pastor, kay bata man yan sa'yo, kay matanda man yan sa'yo, pag nakita mo at alam mo sa'yo, pastor, ano? Pagkamay ka. Ang problema ngayon sa atin, hintay pa natin. Bahala ka, pastor. Ikaw lang makuna lumapit sa akin, pastor. Pansinin mo. Pag hindi mo ako pansin, no, pansin ka rin sa akin. Pass. No, pansin ka. Pass. Kapatid, nagbibigay tayo. Kaya ano pong tawag sa pastor? Sa Biblia? Elders. Nakatatanda po yan. Abay, magbigay tayo ng respeto. Kahit mas bata yan sa'yo, dahil pastor yan, lingkod ng Diyos yan, instrumento ng Diyos yan, kung higit may takot sa Diyos, abay, irespeto mo ang mga lingkod ng Diyos. Be polite. Anong contrast po nito kay Ahab? Nung si Ahab po at si Elijah ang nagkita, anong nangyari? Tignan niyo po. Chapter 18, verse... Nasaan na yun? Yan. Verse 17, and it came to pass when Ahab saw Elijah that Ahab said unto him, art thou our Lord Elijah? Yung ba sabi niya? Ikaw ba ang Panginoon kung si Elijah? Hindi po. Ano sabi? Hindi ba ikaw yung bumapag-abag sa Israel? Nanilisi na naman. Hindi ba ikaw yun? Wala man lang. Elijah, hindi ba ikaw yun? Propeta, di ba ikaw? Wala, walang atin sa'yo. Di ba ikaw yung umapagabag sa Israel? Kailan niyo po, ang mga tao walang pagkatakot sa Diyos, how do they treat God's instruments? How do they treat God's prophets? Ito pong si Ahab, walang pagkatakot sa Diyos ito. Takot siya, mamatay ang kabayo niya, pero hindi siya takot sa Panginoon. At anong ginawa po niya? Nagpakita ba siya ng respeto? Hindi! Sinisip pa niya, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang Israel. Hindi man lang. Kapag talagang hinahanap, gusto kong pagsisira ng aking kasalanan. Tama yung sinabi mo. Inaamin ko. Tama yung sinabi mo. Ako nagkasala. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito ang Israel. Hindi ganun eh. Ha? Ang ginawa mo niya, kaya nagkaganito ang Israel dahil sa'yo. Ahab accused Elijah of something he did not do. And Ahab would readily blame Elijah than blame himself. Mas madaling sisihin ang propeta kaysa sisihin ang sarili. Kasi ang aming propeta ganito, kasi ang aming pastor ganito, kaya nagkakaganito dahil ang pastor namin ganito. Ang tanong, ikaw ay turo ng turo, itinuro mo na ba yung sarili mo? Anong sabi ni Elijah? Kay Ahab. Verse 18, hindi ko binagabag ang Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama. Ang hirap kasi po, kapatid, pagka tayo nagkaroon ng problema, na aminin natin na tayo po ang nagkasala, tayo nagkamali. Na hindi natin sabihin, ano mo, propeta, salamat kasi ginagawa mo lang naman yung trabaho mo eh. Wala namang personal, di ba? Wala ka namang personal na galit sa akin, di ba? Kaya mo lang naman sinabi yun, kasi di ba lingkod ka ng Diyos? At di ba dahil nagmamalasakit ka sa akin at sa bayang Israel, kaya mo sinabi yun? Walang personal na galit si Elijah, kay Ahab, mga kapatid, wala. Walang personalan. Anong ginagawa natin, mga kapatid? Kapag ka ang pastor ay nagpe-preach at tinamaan ka, ginagawa natin personal. Pinipersonal ako ni pastor, ha?
Which is, si pastor ko, ginagawa lang yung trabaho. Wala po akong sama ng loob sa kanino man sa inyo. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko bilang pastor. At lahat ng mga pastor na maayos sa harapan ng Panginoon, sasabihin nila ang dapat sabihin dahil sila po ay lingkod ng Diyos, instrumento sila, at hindi po sila nagpapapigil, nagpapasalpak sa bibig ng ano pa man. Hebrews chapter 13, ano po sabi? Be polite. Be polite. Don't take it as a personal attack. Hebrews chapter 13, verse 7. Hebrews chapter 13, verse 7, ito po ang sabi sa tanong Diyos. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Alalahanin nyo sila. Remember them. At sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Verse 17, magsitalima kayo sa namimimuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nangagpupuyat sila dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Alalahanin nyo sila, magsitalima kayo sa kanila, pasakop kayo sa kanila sapagkat nagmamalasakit sila, nagpupuyat sila para sa inyong kaluluwa. 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timothy chapter 5 verse 17, ano pong sabi? Let the elders, ang matanda sa pananampalataya, na nagsisipamahalang mabuti, ayan po, ariin may karapatan ng ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Yung mga nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, nagpapadal, ay ariin ninyong karapat-dapat ng iba yung kapurihan. Respect. Sa English, double honor. Kung iginagalang mo ang presidente, igalang mo rin ang lingkod ng Diyos. Tingnan niyo po si Elijah, ano pong sabi niya? Balik tayo. Gusto kong basinin po ninyo ito. Tignan niyo po. Si Elijah, ang sabi po niya kay Abadaya, sabi niya, nung sinabi, nasa na yun? Okay, verse 8, yan. Nung sinabi niya, di ba ikaw ang Panginoon kong si Elias? Yan po. At siya'y sumagot sa kanya, ako nga, ikaw ay yumaon at saysayin mo sa iyong Panginoon na si Elias ay nandito. Okay. Ang point ko rito, yan po, tinawag niyang Panginoon si Elijah. Pero sabi ni Elijah, yung Panginoon mo, sino yun? Yung hari. So ibig sabihin, kung iginagalang mo ang iyong hari, same ang paggalang mo sa propeta ng Diyos. If you show respect bilang Lord, sabi dyan, small letter L, sa iyong hari, Lord din sa mga propeta. Sabi niya, hindi sinabi ni Elijah, aba, hindi ako Panginoon. Hindi, sabi niya, kung yung hari mo, Lord din yun. Leader mo rin yun. So as you show respect to your king, show respect to your prophets. Ang tanong, kapag dumating dito si Mayor Presel o dumating dito si President Duterte, paano ka makinig? Paano ka makipag-usap? Paano ka makipag-deal sa kanya? Babasas-basasin mo lang ba siya? I-ignore-ignore mo ba siya? So kung paano ikaw ay nagre-respeto sa hari, kung ikaw paano nagre-respeto sa Pangulo, ganun din sa mga pastor. At ang sabi ng Biblia, double honor. Dapat kayo mas higit ang iyong pag-respeto sa mga lingkod ng Diyos, higit sa mga presidente. Nakuha niyo po, kapatid.
Hindi ko sinasabing sambahin yung pastor na kinagawa ng Katoliko na basta dahil siya ay pare, dahil siya ay ano, lahat na sabihin niya, okay yun. Kapatid, hindi. Hindi ba yung sinasabi ng Biblia? That's not biblical. Sabihin mo, hindi nagkakamali ang aming pastor. Yan po ang paniniwala ng Katoliko na ang Santo Papa ay hindi nagkakamali. Lahat ng sasabihin niya ay mas higit pa sa authority sa Biblia. Hindi po yun ang sinasabi natin na ang pastor natin lagi, siya po ay mas mababa sa authority ng Biblia. Pero ang sabi dito, i-honor mo siya, double honor, lalo na, sabi dyan, yung mga nagpapagal sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Eh, pastor, paano kung hindi nagpapagal? Igalang pa rin. Kasi, sabi, lalo na eh. So, igalang mo pag hindi nagpapagal, pero lalo mo igalang kapag nagpapagal. And then last, ito po tayo magkatapos. Be participative to God's prophets. Ang mga propeta ng Diyos, ayun dapat, okay, mag-participate ka naman. Ano pong sabi ni Obadiah? Ang sabi ni Elijah kay Obadiah, sabihin mo, andito ako. Ano sabi ni Obadiah? Huwag naman po. Bakit naman? Ano ba? Anong kasalanan ko? Sigurado kapag sinabi ko na ikaw ay nandito at hinahanap ka at pumunta dito si King Ahab, tapos nawala ka na naman, sigurado papatayin niya ako. Mahirap ito. Pinapagawa ni Elijah is naka-risk yung buhay ni Obadiah. Abay, buhay ko nakasalanan dito kapag ka dumating dito si Ahab at sinabi ko, dito ka pero nawala ka, dinala ka ng banal na espiritu kung saan pa man, ako ang malalagutan, ako malilintikan, papatayin niya ako. Pero sabi niya, ito ang point, tinan niyo po. Verse 12, yung bandang dulo, ngunit akong iyong lingkod ay natatakot sa Panginoon mula sa aking pagkabinata. Bagamat natatakot ako na ako'y patayin, bagamat ako'y delikado ang aking pong buhay, ha? Sino bang gusto sa ating patayin? Wala. Pero sabi niya, kahit ako'y patayin, dahil mas takot ako sa Panginoon, gagawin ko ang sinabi niyo. Even at the risk of my own life, kahit ako ay patayin, gagawin ko ito dahil ako'y takot sa Panginoon. Wala niyo yan. Be participative. Sinunod po niya. Pumunta siya doon at inireport niya kay Ahab. Pero binigyan siya ng assurance ni Elias. Huwag ka mag-alala. Hindi ako aalis. Nagpapakita talaga ako sa kanya. Pero kahit ganoon, kung ako si Obadiah, hindi ako basta magtitiwala. Buhay ko na kasalanan dito. Okay, bahala ka. Magkita ko kung gusto mo. Napadaan lang ako dito. Inutusan ako. May gagawin pa nga ako. Nagahanap nga ako ng mga tao. Ayun mo na akong gambalain. May trabaho pa ako. Sige, ikaw na maghanap kay Ehan. Doon kami naghiwalay sa bandaro sa may kanto paglagpas mo sa kabilang. Andun si Ehan. Ikaw na lang pumunta. Hindi na ako. Bakit? Patayin pa ako. Ikaw patayin ako niyan. So sabi niya, hindi. Sige, I will participate. Gagawin ko. Even at the risk of my own life. Proverbs chapter 5, verse 13. Proverbs chapter 5, verse 13. Di hindi ko man sinunod ang tinig ng aking mga tagapagturo o ikiling man ang aking pakinig sa kanila ng mga nagturo sa akin. Ano po yan? Verse 12, sa English, how have I hated instruction in my heart, despised reproof? Ayaw ko nyo. Ayaw ko rin na may nagtuturo sa akin. Ayaw na ayaw ko marinig ang boss ng aking mga teacher. At hindi ko ikikiling aking pakinig sa kanilang pagtuturo. Yan ang ugali ng mga
unbelievers. Ayaw nila na pakinggan ang mga propeta ng Diyos. Pero ang mga may takot sa Panginoon, hindi po takot kay Elijah. Makakala niyo takot siya kay Elijah, hindi po, takot siya sa Panginoon. Kaya sinunod niya yung sinabi ni Elijah dahil takot siya sa Panginoon. Ganoon din po tayo. Kung tayo po yung may pagkatakot sa Panginoon, ano? Susundin natin kung ano yung sinabi ng pastor sa atin. Eh pastor, eh baka kasi mapahama kayo. Kasi pastor, baka ganito. Okay, even at the risk of your own life, can you do it? Ba hindi ko susugal pastor ang buhay ko sa'yo? So be it. Nagpibigay ang buhay ko sa'yo, pastor. Sino ko ba? Ikaw lang naman ang nagbigay ng buhay mo para sa amin. Iniwan mo yung sarili mong pangarap, buhay mo para sa amin. Bakit ko naman i-risk ang sarili kong buhay dahil sinabi mo? Ang tanong, ipapahamak ba natin ang ating mga anak? Gagawin ba natin yan? No. Ganun din po ang pastor. Mas gusto ko pang ako muna mapahamak kaysa kayo. Pero mga kapatid, do we participate? Nagpa-participate ba tayo? Nagsasubmit ba tayo sa mga lingkod ng Diyos? Pero tinan niyo po si Ahab. Bakit pastor si Ahab? Sinunod din naman niya. Tama? Sinunod din niya si Elijah. Anong sabi sa kanya ni Elijah? Sabi ni, mental long story short, sabi ni Elijah, o sige, tipunin mo, Ahab. Nakita na finally si Ahab at si Elijah, sabi ni Elijah, o sige, tipunin mo ang mga propeta ni Baal at ang buong bayang Israel sa bundok na iyon at magkita tayo doon. Aba, akalain niyo po yun. Nag-participate sino? Si Ahab. Anong ginawa ni Ahab? Verse 20. So Ahab sent all unto all the children of Israel, gather the prophets together unto Mount Carmel. Abay, akalain mo yun, sumunod si Ahab sa propetang si Elijah. Pero ang tanong, bakit siya sumunod? Para matapos na itong kapit na ito. Hindi niya inisip, siya ba yung lingkod ng Diyos? Hindi. Inisip niya, pagka ano, para matapos-tapos na. Sige, susunod na ako. Para matapos na, para wala ng argumento, para wala ng gulo, para wala ng mga mamatay ng mga kabayo ko. Sige, susunod na nga rin lang ako. Ang tanong, ganyan ba ang tamang attitude pagdating sa mga propeta ng Diyos? Is that the proper attitude, mga kapatid? Tama ba ang ugali ni Ahab? Ginawa ba niyang sumunod dahil takot siya sa Panginoon o dahil takot siya na maubos yung kanyang mga kabayo? Kaya lang siya sumunod kasi mamamatay yung mga kabayo niya. Gusto niya umulan na, matapos na. Pero hindi dahil takot siya sa Panginoon. Na kung andito pa sa panahon natin ngayon si Elijah, I believe susunod po tayo, magpapasako po tayo. Kung dumating sa buhay natin sa panahon natin si Moses, si Pablo, o kahit mismo ang Panginoong Jesus ay dumating sa church na ito, di ba't susundin natin siya? Pero kapag ka, pastor lang yan, pastor lang naman yan, bakit ka susundin yan? Bakit ako magpapasakop dyan? Bakit ako magpapanisipin dyan? Bakit ako magpoprotect? Bakit ko ipoprotect yan? Pastor lang yan. Hindi naman yan si Jesus. Hindi naman yan si Elijah. Hindi naman yan si Moses. Bakit ako makikinig sa kanya? And the question is, are you an Obadiah or are you an Ahab? Ikaw ba'y katulad ni Obadiah o katulad ka ni Ahab? Susunod ka lamang kapag ka may napapala ka, pero kapag ka delikado ang buhay mo, hindi ka susunod. How do you respond to God's prophets? Remember, prophets are not just for informing, but for transforming.
God's prophets are not sent just to inform you, but to transform you. Amen. Ang mahalaga, narinig ko yung sinabi ni Pastor, okay na yun. At least mahalaga, narinig ko na, nadagdagan yung aking kaalaman, okay na yun. Pero para sundin ko siya, at para paguhin ko ang buhay ko dahil sa sinabi niya, no thanks. How do you respond to God's prophets? Alam niyo po nga, patay, doon pinag-aralan ko, nagulat ako, bakit ba sumingit dito si Obadiah? And now I know. Naisipakita ng Panginoon, how do you respond? How should you respond to God's prophets? How do you respond to the pastor? Ang pastor po ay hindi dito para bigyan ka lang ng karagdagang kaalaman tungkol sa Biblia, kundi upang tayo po pare-parehas ay baguhin ng Panginoon. And the question is, are you being transformed or are you just being informed? Nagdagan ang alam mo, paglabas mo sa pintuan, same as before. Walang pagbabago. Well, wala na po yung kay Elijah. Doon rin niya sa pastor. We're here, hindi po para magkaroon kami ng maayos na treatment mula sa tao because we expect that people will not treat us properly dahil sa trabaho namin. Expected na po yan. Basta pumasok ka sa trabaho ng pagpapastor. Gusto mo papanakpakan ka ng lahat ng tao? Gusto mo hahangaan ka ng lahat ng tao? Gusto mo susundin ka ng lahat ng tao? Hindi po ganun ang totoong pastor. Ang totoong pastor ay instrumento ng Diyos. Lingkod ng Diyos. At hindi lingkod ng tao. How do you respond to God's prophet? Number one, be protective. Number two, be polite. Number three, be participative. Ay, kami nga, nakilang Diyos, salamat po Panginoon sa inyong